once a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. And now, let's welcome Pastor Ruben Louis Russet. God is true. Come on, church. All the time. God is good. Sing it out. All the time. God is good. It keeps his way. All the time. God is good. All the time. Amen. Glory to God. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening, folks. Sa ating lahat, we welcome you to OPM Online Prayer Meeting Live. This is a Jesus Comfy Church. Sa Pastor Ruben, welcome sa ating mga kapatid joining us this night sa ating pagpapatuloy sa ating series, The Jesus Way. Kung na-bless ka ng ating mga serye, please don't forget to follow and like our Facebook page. Kasabay po nito yung pag-i-invite natin. Isang click na lang, may share na natin ang mensahe ng Panginoon. Yes, hello, praise the Lord. Ayan, sama-sama po tayo na maging digital evangelist. Let us tag our loved ones at maririnig nila ng mabuting balita galing sa Panginoon. Ayan, good evening. Batiin natin mga kapatid natin joining us tonight. Sister Ben, Sister Reese Encarnacion, mga kapatid natin. International, andyan sa Dubai, Middle East, Japan. Kasama natin California, Greece, Chicago, Canada. Kasama mga kapatid sa Thailand at Macau. Praise the Lord sa inyong mga buhay. Ayan, good evening, Daddy Molo, Celine Robillos. Good evening po, Sister Luz Lazatin. Salamat sa Panginoon. Sherry Clarion, kung kayo po yung first time maka-join sa ating OPM, ini-invite namin kayo to just type new blessing. Ayan, pag-uusapan natin ngayon, forgiveness. Napakasarap pag-uusapan ito kasi ito'y talagang napapanahon, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Na maraming pagkakataon na tayo'y nasasaktan, tayo ay na-hurt at hindi maaalis yan. Ayan, salamat sa Lord. Brother Cyril, Serafica, good evening. Si Mami, Cynthia, and Sister Daniel, good evening sa inyo. Tonight, sama-sama po tayo humiling ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin at ayan natin na ang Diyos ang patuloy na mangusap sa ating lahat. Kaya samahan niyo po kami, let's close our eyes and bow our heads. Join us in a word of prayer. Thank you, Lord Jesus. Maraming salamat, Panginoon, aming Diyos at tagapagligtas, Ama na mapagmahal, mapagpatawad at mahabagin. Tonight, Lord, we ask of your presence. In the name of Jesus, we come to you by the power of your Holy Spirit. Samahan mo kami, Panginoon. Ikaw pong patuloy na magturo, mangaral at mangusap sa amin. Lord, kasabay po nito, puspusin mo kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Sa gayon, lahat po ng mga salita na aming maririnig manggagaling sa iyo, maunawaan, maisa sa buhay po namin. Tonight, Lord, we ask na ikaw po'y patuloy na mag-transform ang aming mga buhay. Hindi lamang kami magiging tagapakinig, kundi Panginoon, kami ay magsasabuhay sa lahat ng mga mensahe mo at git sa lahat, matututunan namin kung paano magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin. Panginoon, salamat po, and Lord, sa mga kapatid namin joining us, committed sa oras, sa pakikinig ng salita, dalayan ko, Lord, na doon na kami, susunod na step, na isa sa buhay namin to. Sa gayon, ang aming buhay ay tinatayo sa matibay na pundasyong bato, na kahit dumating ang maraming problema, pagsubok, hindi matutumba, hindi mahuwasa, sapagkat matibay ang aming kinatatayuan. Tulungan mo kami, Lord, na maging bukas ang aming puso't isipan, na lahat ng mga salita ay maitanim, tumubo, lumago, magkabunga. Tulungan mo kami, Panginoon, na magbigay ng karangalan sa iyong pangalan. Ang aming mga puso, iset namin sa pakikinig sa iyo. Hanapin ka namin sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Lord, kung kailangan to break us para maitanim ang salita, Panginoon. We're very willing, Father. And maraming salamat, hinahanap ka ng aming mga kaluluwa at puso. Kaya, Panginoon, samahan mo kami tonight. Hayaan mo pong maranasan ka namin sa aming mga tahanan dahil kami layo-layo, Lord, ikaw ay nasa aming kalagitnaan sapagkat kami nagtipon sa iyong pangalan. Ang mga awit na po ito ay para sa iyong kaluwalhatian. Papuri
at pagsamba. Samahan mo kami ang muli ang aming panalangin, Lord. Dwell in the praises of your people. Salamat po, Panginoon. And sa mga first time, second time na kasama namin, pagpalain niyo po sila, Panginoon. At muli, tinataas namin ang gabing ito. Samahan mo kami. Kung manguna, dinideklara namin ang tagumpayan sa gawain mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ayan, hallelujah. Good evening po sa ating lahat. We welcome you to OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Roban. Welcome mga kapatid. Kakapasok pa lang. Binabati namin kayo. Ayan, si Mami Ruth. Good evening po. Sister Olive Haranilia. Good evening. Ayan, kung kayo for first time, makasama Sister Michelle, Sis Josie, Brother Henry. Ayan, mamaya meron tayong healing prayer. Patuloy yung panalangin sa kalakasan, proteksyon, kagalingan. Pero bago ang lahat yan, mawit muna tayo sa Panginoon. At itong awitin na ito ay parang mensahe na yung mga puso natin ay pihitin natin papunta sa Lord. Mag-desisyon tayo na hanapin ang Panginoon sa ating buhay. Hello, Sister Jane Sarakbe. Ayan, hello sa iyong brother husband, si Brother Mark Amalio Quikirong. Alright, yeah, thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Alright, please do follow and like our Facebook page. At syempre, huwag po natin kalimutan i-share ang ating live video. Hinahang ko rin share button dito. Ayan, may isang cellphone mo na lang. Ito, pakiwag ko na po. Ayan, praise the Lord. I-share natin ang mensahe ng Panginoon sa ating lahat, sa ating mga walls. Good evening, Sister Maricel, Brother Huge, Sister Carla, good evening sa iyo, sis. Awit muna tayo sa Panginoon. I set my heart. Kaya i-post natin yung lyrics dyan. Salamat, Jesus Comfy. Thank you, Lord. He longs for a stream of water. I long for you, God. With tears in the night, I'll wait for you. Yes, Lord. Oh, your love means more to me. More to me. Let me seek your face. In your presence is where I find peace. Let me praise your name. For your power is my victory. Like waterless land, dry and weary, I thirst for you, God. Hinahanap natin ang Panginoon. With all of my heart, I'll wait for you. Hallelujah. Your love. Oh, your love means more to me. More to me, your love means more to me. You, Lord, means more to me. Let me see your face in your presence.
your spirit move. I thirst and long for you. Oh, it's breaking me. It's changing me. I set my heart on you. Jesus, only you. Oh, it's breaking me. It's changing me. Let us seek the face of God. Amen. Hallelujah. Thank you for joining us as we sing that song to Jesus. Siya po ang patuloy na magbabago sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Kaya patuloy nating kilalanin at lumalim tayo sa relasyon natin sa Lord. Ayan, good evening po sa ating lahat. Welcome sa OPM Online Prayer Meeting live dito sa Jesus County Church. Ako si Pastor Roban. Salamat sa Panginoon sa mga kasama natin ngayon. Ayan, kung kayo po yung first time, pakitip dyan, new blessing, binabati namin kayo. Nasaan man po kayong lugar, kayo po ay pinagpala ng Panginoon. Kasama natin tonight as we worship and praise the Lord Jesus. Salamat sa pagsabay mo sa awit mo. Talaga yung puso natin, isik natin ang Panginoon at mararanasan natin ang kapayapaan na hindi pa ipaliwanag ng mundo. Kaya mag-ingat sa ating puso, sa ating isipan. Ayan, salamat sa Panginoon. And mga kapatid, paki-follow and like yung ating Facebook page. At salamat din po sa pag-share ng ating live video. Pag-click yung share button dyan. And also, itag na natin yung mga mahal natin sa buhay. Ayan, napakaganda ng mensahe sa atin ngayong linggo. The Jesus Way. Ano ba yung pamamaraan ng Panginoon? If you're calling yourself as a Christian, and you profess, Kristiyano na ako, na kay Lord Jesus ako, may relationship ako sa Panginoon, well, kung paano siya nabuhay, dapat maging ganun din ang buhay natin. Makita ang liwanag ni Kristo. Mamaya, pag-uusapan natin about forgiveness. Ayan, napakagandang mensahe ng Lord sa pagpapatawad. Meron ka bang mga kagalit? O merong galit sa iyo? Ano ba yan? Napakagandang pag-usapan natin yan, no? Kasi kasama yan sa pag-love your enemies, di ba? Yung word na love your enemies, kasama po yung forgiveness doon. Kaya, mga kapatid, binabati natin ang bawat isang pinagpalang gabi sa ating lahat. Binabati din namin kayo as a year of new beginnings, 2021, mga bagong simula. This coming January 24, sa Sunday na po yan, mga kapatid. Ayan, see you! Face-to-face, in-person gathering, ayan. Taasa na naman ang kamay, sigawan ng pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Sa Linggo po yan, 9:30 a.m. Kung po kayong mag-alala sa mga malalayong lugar, hindi makakapunta, nandito tayo sa Bacoor, sa Cavite. Pero kung nasa Las Piñas ka lang, imus, napakalapit lang na. May mga tagig nga tayo. Las Marinas, ayan. 9:30 a.m. po ang simula sa Sunday. Yes, mayroon tayong live, but we want to encourage you to join us as we continue to pray for every family, for our nation. And syempre, patuloy tayong magdeklara ng mga bagong simula sa ating mga buhay. Kaya purihin ang Panginoon sa ating mga kapatid joining us. Syempre, paki-register po yung pangalan, paki-send na yung name, yung address, at yung ating contact number. So yan, God bless you! See you on Sunday, January 24. 9:30 po ang ating simula. Coffee break muna tayo, mga kapatid!
Dagdag kalaman. Makito prasan dito sa Comfy Break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan, praise the Lord, para sa ating coffee break questions. Ito po, pinost natin sa ating Facebook page at yung mga sumagot may prize at pwede kayo manalo sa ating Sunday Fellowship. Ilang buwan na taon sa paghahari ni Solomon nang ilagay ang pundasyong bato sa templo ni Yahweh. Alam niyo po, si Solomon ay siya po yung sa kanya natupad yung pagtayo ng sanctuary, ng templo ng ating Panginoon. Ang nagplano yung kanyang tatay na si David, pero sa panahon po yan ni Solomon, natupad at nagawa ang templo ng Panginoon. At sagot po dyan, mga kapatid, matatagpuan sa 1 Kings chapter 6 verse 37, 4 taon at 2 buwan. Ayan, pinapakita lang dito na kahit ano po sa buhay natin, it's all about building. Anumang area ng buhay natin, it's building. As you study, you are building your life, your career, sa pamilya, sa pag-aasawa, you're building your marriage, your family, your children, even in the business, nagtatayo tayo. At alam nyo ba, importante sa pagtatayo. Pagkatapos ng plano, ang unang-una mong gagawin at paglalaanan ng oras ay paghuhukay sa matibay na pundasyon. Sa buhay natin, paano magiging matibay ang pundasyon natin? Sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang bato na matibay na hindi matitinag mauga. Kaya patuloy tayong sumunod kung ano yung sinasabi ng Panginoon. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan, salamat sa Panginoon sa ating mga coffee break winners. Thank you Lord sa inyo mga buhay kapatid, no, sa pagko-comment. Paki-follow yung ating Facebook page. Makikita niyo yung mga question doon at araw-araw meron tayong mga Bible verses that will encourage you, will uplift you. At gusto ng Panginoon na araw-araw let us meditate the Word of God. And also please follow us on our YouTube channel, Jesus Comfy Cavite. Nandoon po yung ating mga time out episodes, mga storya na meron tayong mga makaka-relate tayo doon. At isigit sa lahat, merong mensahe ang Panginoon sa mga istorya na yan. Kaya sa Facebook, sa YouTube, nandiyan tayo. Subscribe, like. Siyempre, pakihit yung notification bell para lagi tayo updated sa ating mga replays. Mapapanood din po yan. Napakarami na natin pinag-usapan simula nung pandemya. Ayan, nag-lockdown. Tuloy-tuloy po ang gawain ng Panginoon. At ito'y magbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Kaya salamat sa Panginoon sa mga kapatid natin. Isama natin tonight. Sa mga first time, paki-type dyan yung blessing. Paki-heart naman yung kanilang mga pangalan. Welcome. Buksan natin yung ating Bible sa Luke chapter 6, verse 37. Lucas chapter 6, verse 37. Habang binubuksan nyo yung mga Bible nyo, salamat sa Lord sa ating mga givers, sa mga supporters, sa mga generous, sa ministry, ng giving. Ayan, sa ating mga faithful kingdom partners and kingdom builders. Patuloy po ang pagpapala ng Panginoon sa inyo. Tanggapin niyo po masaganang ani. Yes! Tama po yan mga kapatid. Napakaganda na mag-invest gigit sa lahat sa langit. Kasi doon walang magnanakaw, walang kalawang at walang maninira. Kaya ngayon pa lang magtanim na tayo, mag-invest na tayo. Darating ang panahon, haani tayo ng pagpapala kung hindi tayo magsasawa. Praise the Lord sa inyong buhay at kung hindi ka pa nakakapagbigay and God is touching your heart and you are blessed. God has healed you, answered your prayer. God has been good to you. Binigyan ka ng mga bagong bagay, trabaho, inangat ng Lord ang inyong buhay. Magpagamit po tayo mga kapatid. Dahil ipinagkatiwala yan sa inyong Panginoon. Dahil gusto ka niyang magamit sa kanyang kaharian. Ayan, good evening sa ating lahat. Basahin natin ang salita ng Diyos in Luke chapter 6. Verse 37, pinag-usapan natin the Jesus way. Ayan, babasahin natin ang salita ng Panginoon. Join us as we read the Word of God. Sabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. And so sa eyes and bowed heads, we'll talk about forgiveness tonight. Father, hayaan mo pong mag-umapo pagpapatawad mo ngayong gabi.
magumapaw yung pag-ibig sa aming lahat, matutunan namin ang pagpapatawad. Hindi sa standard namin, kundi sa standard ng pagpapatawad po, Panginoong Hesus. Tulungan mo po yung mga anak na makita ang kahalagahan ng kapatawaran na aming mga tinanggap. Dalangin namin tonight, Lord, na ikay magturo, mangaral at mangusap. Makikinig kami sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Lord. Yes, hello, and again, good evening po sa ating lahat. Welcome sa online prayer meeting OPM Mondays to Fridays, 7 p.m. live. Dito sa Jesus Comfy Church. Ako si Pastor Raban. Nasa Word of God na tayo, mga kapatid. At ang Word ng Panginoon sa atin is forgive without limits. Sabi mo yun, forgive without limits. Ayan, salamat sa Panginoon kapag narinig natin ang salitang forgiveness. I don't know about you, if you're listening and watching tonight, meron ka pa bang mga taong hindi mapatawad? Alam mo yun, Pastor, napakahirap para sa akin kung alam mo lang ang ginawa nito sa buhay ko. Kung alam mo lang ang pagtataksi na ginawa niya sa akin. Pastor, iniwanan ako, and you will say forgive without limits? Ano ba naman yan? Kung malalaman mo lang kung gaano kalala yung tao na ito na pinagbigyan ko na ng pagkakataon, tapos niloko ako ng niloko ng paulit-ulit. Kung alam mo lang, Pastor, kung gaano kahirap yung buhay ko nung kasama ko tong tao na ito, pinagkatiwalaan ko pa naman tong kaibigan na to. Yung pala siya pala yung magbe-betray sa akin. Alam mo yun, Pastor, ibinigay ko ng lahat sa kanya. Buong buhay ko, hindi ko na inisip ang aking sarili, tapos gagawin niya yun sa akin. Napakahirap patawarin. Sobrang sakit, hirap. Sobra akong nagdusa. Maaring ito yung mga salita na pwede nating sabihin or we reason out when the Lord, His Word is telling us, forgive. Totoo po eh. Maaring hindi ko alam. At hindi ko naman talaga alam kung gaano kasakit. Wala po ako sa iyong lugar para explain or para maranasan kung gaano kahirap, kung gaano, paano ka nagdusa doon sa mga hindi magagandang nangyari sa iyong buhay, kung paano ka siniraan sa harap ng marami, o maaaring pinost niya sa Facebook ang iyong mga ang mga kamalian mo, dinumihan niya ang iyong pangalan. Well, I don't know about it, but I tell you a good news. God knows everything. Alam ng Lord ang lahat ng sakit na naramdaman mo. Alam ni Lord yung paghihirap at pagdurusa mo. Alam ng Panginoon kung paano ka nasaktan. Alam ng Lord kung paano ka niloko ng paulit-ulit. Alam ng Lord lahat ng yon. Kaya pag-uusapan natin ngayon yung mensahe ng Panginoon sa atin. Mismo from the mouth of our Lord and Savior Jesus Christ. If you are following the Lord, if you're saying, I'm a disciple, Kristiyano ako, sabi ni Jesus sa'yo, magpatawad ka. Magpatawad kayo. At kayo'y patatawarin. Sabihin mo lang sa mga kasama mo ngayon, magpatawad na tayo. Our goal for our series, The Jesus Way, it's not our way because kung sa atin lang pamamaraan, ayaw natin magpatawad. Marami sa atin nanonood, nakikinig, you're keeping that anger, that bitterness in your life for a very long time. Now is the time. Bagong taon. Sa pagsisimula ng taon, ibaon mo na yan sa limot. Gusto ng Panginoon, magpatawad ka. Pastor, kung alam mo lang, hindi ko nga alam, pero alam ng Lord ang lahat. Pero gusto niya, magpatawad ka na. Pinag-usapan po natin in Luke chapter 6, mga mensahe ng Panginoon, at sabi niya, kapag ginawa mo itong mga sinasabi ko, ikaw ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtatayo ng bahay na ang pundasyon ay bato. Dumating man ang malakas na hangin, bagyo, hindi ito matitinag sapagkat ito'y nakatayo sa bato. Pumukay tayo ng malalim. At let us build our foundation on the rock. And that rock is the Lord Jesus Christ. At alam niyo po mga kapatid, sa paghukay, hindi po madaling maghukay ng pundasyon. Hindi po madali itong gawin ng pundasyon na ito. Kailangan matibay. Pag minadali mo, magiging marupok. And ganun din sa ating mga buhay, mga kapatid. The message of the Lord on our own, kapag binasa natin, parang Lord, hindi yata madali yan. Pag binasa ko, Lord, forgive, ano ba yan, without limits? Kung paano mo kami pinatawad, Lord, ganun din kami magpatawad, para bang medyo challenging talaga yan sa akin.
Pag-usapan lang natin ano bang ibig sabihin when we hear the word forgive. Ikaw nga, paki-comment lang dyan, mga kapatid. Para sa'yo, if you hear the word forgive, anong unang pumapasok sa isipan mo? And the Bible tells us what is the meaning of forgiveness. Forgiveness, it means to set free. Napakaganda. Forgiveness, it means to set free. Palayain. So, ibig sabihin, kapag hindi ka pa nagpapatawad, nakakulong ka pa din at hindi ka malaya. And maybe you are not understanding the message of God. Na sa buhay natin, kapag hindi tayo nagdesisyon na magpatawad, ikinukulong natin ang ating sarili. It also means to let go. Ayan, sabihin mo, let go. Alam mo yun, ang tagal-tagal mo pa rin hawak yan, kapatid. Ilang taon na yan. You need to let go. Forgive. Set free. To let go. Alam mo, sa klase, naririnig yan eh. O baka nasa online school. Ang ibig sabihin ng forgive, dismiss. Pag dismiss, aalis na. Empty na yung classroom. And then, ganun din sa puso natin. Paalisin mo na. I-dismiss mo na lahat ng bitterness. Lahat ng galit, lahat ng mga nangyari nung nakaraan. God says to detain it no longer. Huwag mo nang panghawakan pa yan. It also means to be captive. Alam mo yan, a captive, yung isang alipin na binihag. Ang ibig sabihin ng forgiveness is to lose his bonds. Alisin mo na yung talikala sa kamay, sa paa. And it just really means to be set free. Give him, give her, give yourself liberty. Palayain mo na yung sarili mo. Pagpatawad. Let's just talk about the meaning of forgiveness. Alam mo yun, itong forgiveness na ito, when we hear forgiveness, it means to let go, to set free, to dismiss. Para pang talagang sinasabi na pag hindi ka nagpapatawad, para kang nakakulong. And I'm asking you right now, ano yung mga nakakulong pa dyan sa puso mo? O maaaring ikaw yung nakakulong because of an unforgiving spirit. Palayain mo na ang iyong sarili. And Jesus was telling this, mga kapatid, in the context of loving our enemies. Nung sinabi niya to, ito yung patungkol sa pagmamahal sa ating mga kaaway. Yung kaaway mo, palayain mo na dyan sa puso at isipan mo. Palayain mo na yung sarili mo sa kaaway mo. Every time na naririnig mo yung pangalan ng tao na nakit sa'yo, isn't that true? Na talagang parang ikaw sinusugatan uli. Parang binubuksan uli yung sugat. Nakikita mo yung sarili mo na nakakulong ka. And you know what? When we say forgive as we love our enemies, sinasabi rin talaga, it involves yung talagang pagiging malaya. And when we hear the word forgiveness, napakaganda itong sinabi dito, tinanong ni Peter kay Jesus about forgiveness sa Matthew chapter 18, 21, 35. Basahin ko lang at magkwento na rin tayo. Ito po si Pedro, nagtanong siya kay Jesus. Sabi niya, Lord, ilang beses ko po ba patatawarin yung kapatid na nagkakasala sa akin? Sabi ni Pedro, 7 beses po ba? And Peter was speaking of a sin na paulit-ulit. Paulit-ulit niyang ginagawa. Sabi niya, Lord, 7 beses ba? O una, bibilangan, pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima. Alam mo, sagot ni Lord, para bang, wow, 7 beses ha? Sabi ni Jesus dito, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7 equals 490. 490 times. And when you hear the word number 7 in the Bible, it means completeness. Sabihin mo lang, completeness. Completely! Hindi sinasabi dito ng Lord na tatarahan mo, oh, nakailang ka na, nasa 300 ka na, malapit ka na. Pag umabot ka na ng 490, hindi na kita patatawarin. Ganun ba literally yung ibig sabihin ng Panginoon? No! It means God, when Jesus said to us, to Peter, na kung paano ka magpatawad is, you forgive completely. Kasi alam mo, totoo niyan, subukan mo lang. Isang kasalanan, bilangin mo lang. Yung paulit-ulit na kasalanan, bilangin mo sa kamay mo. Alam mo, it also means na sinasabi ng Panginoon, kung naka 400 times na yan, na paulit-ulit sa kanyang kasalanan, sinasabi ni Lord, forgive more, ibig sabihin, kumbaga parang yung puso mo na manhid na gusto na lang lagi magpatawad. Nasanay ka ng magpatawad.
And alam mo, tandaan mo to. Ito ang nagsasabi rito, hindi tao lang. Ito ang ating Diyos na tagapagligtas na tumubo sa ating mga kasalanan. Sabi dito ni Jesus, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Pakinggan mo to, napakaganda. Merong isang hari na inulat lahat ng kanyang alipin. So pinatawag niya yung mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Sabihin mo, may utang! Nang sinimulan niya magkwenta, dinala sa kanyang lingkod. Merong isang lingkod na ang utang ay milyong-milyong piso. Kumbaga, sabi rito, walang maibayad. Inutos ng hari na ipagbili siya, pati yung kanyang asawa, anak, lahat ng kanyang ari-arian para makabayad. So itong servant na ito, walang capacity na makapagbayad. Kahit magtrabaho pa siya ng buong buhay niya, kahit ibenta yung kanyang mga ari-arian, pati asawa, mga anak niya, will never be enough to pay doon sa utang niya. Tandaan mo yun, wala na siyang capacity magbayad. Etong ginawa ng servant na hindi niya kayang bayaran yung utang niya. Pakinggan mo, lumuhod yung lingkod at nagmakaawa sa harapan ng hari. Eto, sabi niya, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Kumbaga, kung titingnan natin, gusto niyang bayaran pero hindi niya kayang bayaran. In verse 27, naawa yung hari. Sabihin mo, naawa. Kaya ang ginawa ng hari, biruin mo yung awa. Kung ikaw yung hari, sige, babayaran na lang. Sige, kakaltas ko na lang sa sweldo mo. Kaso, never enough yung lifetime mo para bayaran yung milyong-milyong piso eh. Hindi mo talaga kayang bayaran. Sige, babawasan ko na lang yung sweldo mo. Hindi ka na lang sa swelduhan. Pero hindi pa rin yung enough para bayaran yung utang mo. Can you see the situation right here? Pero hindi binawas sa sweldo. Ang ginawa ng hari sa sobra niyang awa, eto, pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Isn't that wonderful? Binura yung kanyang utang. Binura yung kanyang pagkakautang. Hindi ba't kung ikaw yung tao na may utang? Listen, right now, you're watching and listening. Marami kang utang. Tapos sabi na nagpa-utang sa'yo, huwag mo nang bayaran. Woo! You're the happiest person on earth. Ang saya nun. Wala ka nang babayaran utang. Samantalang ikaw, nagkakumahog ka kung paano babayaran yun. Ang sabi niya, huwag mo nang bayaran. Dahil naawa siya sa'yo. Eto na. Di ba, masaya-masaya yung servant. Nung pagkaalis ng servant, may nakita siya kasama niyang lingkod. Alipin din. Siguro, nangutang din yung sa hari at nangutang din sa kanya. At ito nga, nangutang sa kanya. May utang sa kanya to eh. Yung pinatawad, may utang sa kanya yung kasama niyang alipin. Alam ko ilan? Mga 500 pesos lang naman. 500 pesos. Alam mo, ginawa nitong pinatawad na ito. Sabi sa Matthew chapter 18 verse 28, sinakal niya ito. Sinakal! Sabay-sabi, magbayad ka ng utang mo! 500 piso, sinakal mo, pinatawad ka ng milyong-milyong piso. Lumuhod ito at nagmakaahawa sa kanya. Sabi sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon, babayaran kita. Binigyan niya ba ng panahon? Ngunit hindi siya pumayag sa halip. Pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Wow! Hindi ba't napakasama ng servant na ito? Ikaw na lingkod, pinatawad ka sa milyong-milyong utang na hindi mo kayang bayaran. Binura yung utang mo. Tapos etong may utang sa'yo ng 500 pesos, sinakal mo, pinakulong mo pa. May nakakita dun sa nangyari. At eto, pumunta sila sa hari, nagsumbong. Mahal na hari, naalala niyo may utang na milyon. Ayun po, nakita po namin, nanakal po ng tao. Nanakit po, nagpakulong pa, nagdemanda pa. Eh bakit sabi ng hari, bakit? Eh kasi po may utang. Magkano utang? 500. Ano? Pinatawad ko siya ng milyon-milyon. Tapos 500 lang, papabilang. Napakasama. Kaya pinatawag ng hari. Ano sabi ng hari sa kanya? Napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sa pag nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat rin sana inahabag ka sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ng kanyang utang. Gayon din, listen, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taos pusong patatawarin ang inyong kapatid. God takes forgiveness very seriously. When our topic is about forgiveness, seryoso ang Panginoon dito.
na gusto niya magpatawad tayo. And as we hear the story, ano yung nakikita natin doon? Maaring makita natin yung sarili natin doon sa may utang na milyong-milyong hindi natin kayang bayaran. Tama po ba? Yung kasalanan mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang bayaran. Nakalista lahat ng kasalanan natin sa Panginoon. Hindi natin kayang bayaran ng pagiging mabuti. Kahit ako, hindi ko kayang bayaran yung kasalanan mo. Kasalanan ko kasi hindi ko kayang bayaran. Kahit na ibigay mo pa yung mga ari-arian mo sa mahihirap, hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Pero naawa ang Diyos sa iyo kasi humingi ka ng tawad sa Kanya. Milyon-milyong kasalanan, pinatawad niya. Binura niya ng lahat yun na dapat tayo'y mamamatay. Dapat tayo'y parurusahan. Pero binura yun ang dugo ng Kanyang anak. At yung Kanyang anak ang namatay para sa iyo at para sa akin. At ang sabi ni Yesu Kristo sa krus, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kapatid, pinatawad tayo ng Lord. Hindi kayang nating bayaran ang ating mga kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kung titimbangin ito, hindi kakayanin. Sobrang dami. Pero nagpatawad ba ang Lord sa atin? Pastor, hindi lang nagpatawad. Paulit-ulit akong pinapatawad ng Panginoon. Alam mo yun, mga kapatid, merong mga hindi magandang nangyayari sa isang tao kapag hindi siya nagpapatawad. And if we follow the Lord Jesus Christ, it is His way anymore. It's not our way. Kung isinuko mo lang sarili mo sa Panginoon, sapag dapat siya'y masunod sa buhay natin. Alam mo, medically speaking, yung mga taong may unforgiving spirit, maraming physical issues yan. Nade-depress. Nagkakaroon sila ng inability na magtiwala, magmahal uli. Pakinggan mo to. Yung mga taong hindi nakakapagpatawad pa, meron silang tinatawag na critical spirit. Alam mo yung critical spirit, lagi sila nakakapuna ng mali sa kapwa. That's one of the reason. Kasi tanungin mo siya, siguro meron pa itong hindi napapatawad. Siguro may galit pa ito sa puso niya. Marami pong hindi maganda. Stress itong tao na ito. At alam mo, ginagamit niya ng kaaway para maging pain, para tayo lagi magkasala. Laging hindi maging maganda ang araw natin. Nakasimangot, malungkot. Lahat ng mga tao nagsasaya sa ayaw niya makipagsaya. But the point is, merong unforgiving heart. Yung para bang nagbibuild ng wall, may pader, ayaw makihilubilo sa mga tao. Isn't that true in our life na kapag may galit tayo sa isang tao na yun, ayaw nating lapitan? Hello? Pero syempre hindi ko yun. May kilala ka lang. Parang yung katabi mo yata yun ngayon. Alam mo, parang yung puso natin, madaling ma-offend. O yung iba, ang sobrang tigas ng puso. And paano ba natin ma-release yung forgiveness? Kasi tandaan mo, mga kapatid, kung emotion lang ang pag-uusapan, Pastor, gusto ko talaga magpatawad eh. Kasi itong emotion ko talagang nagagalit talaga, nanggigigil talaga ako, lagi akong pag naiisip ko, Pastor, ganun talaga. Sobra akong nasasaktan. Well, forgiveness is not about emotions. It's not about what we feel. Kung gusto mo talagang matuto kung paano magpatawad, tingin ka rito, forgiveness is a decision to make. It is a choice to forgive. Kahit ayaw mo, piliin mong magpatawad. Kahit parang hindi mo pa feel magpatawad ngayon, eh sino ba naman ang magiging masaya na masaktan? Forgiveness is not based on what we feel, on our emotions. Kasi kung patungkol lang po sa emotions, sa magandang pakiramdam, parang ang ganda ng mood ko ngayong araw na ito, patatawarin na kita. Eh, kaso naalala mo yung ginawa niya sa'yo, nagalit ka na naman. It's not about emotion, but it's about a decision. Make a choice to forgive. Pag-usapan lang natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon. In Ephesians chapter 4, verse 32, sabi rito, maging mabait kayo sa isa't isa. Mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung papaanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Tingin ka lang dito, let us look back 2,000 years ago sa krus ng ating Panginoon Jesu Kristo. Nakapako siya.
bago siya pinako doon, mga kapatid, binugbog muna siya. Bago siya pinako doon, nilatigo ang Panginoon, nilapnos ang kanyang likod. Napakaraming sugat, dugo ang dumanak. Bago siya ipako sa krus, koronang tinik at naglabasan ng dugo sa kanyang mga mukha sapagkat sa kanyang ulo ay napakaraming mga ugat na mabilis dumugo. Hindi lang yun, mga kapatid. Bago siya ipako doon, siya ay dinuraan, siya ay pinagsasapak. Yun ang mga pinagdaanan ng Panginoon. Emotionally, matutuwa ka pa ba? Magiging masaya ka pa ba? 6 inches na pako ang ginamit sa kanya. Pinagtatawanan siya ng mga tao. Yung mga nagsasabing, Hosanna, Hosanna, sila yung nagsasabing, Crucify, Crucify. And I believe may mga pinakain si Lord doon, nung 5,000, nung 5 tinapay at 2 isda, nandun yun, natatandaan yun. Di ba kumain ka doon sa buffet? Pinakain ko kayo eh. And then right now, you're turning against me. And you're saying, Crucify me? Wow! Kung emotion lang ang pag-uusapan, ang basihan ng pagpapatawag, hindi maganda pakiramdam ng Panginoon. Hindi maganda pakiramdam niya. Lalo nang ipinako siya at nakasabit, nakabayubay sa krus. Jesus said to us, pray to His Father, He prayed for you and for me. Ano sabi ng Lord? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. This is a wonderful truth. Forgiving a person that hurts you. Itong tao, mapapatawad mo, hindi nakabase sa gusto mo siyang patawarin ngayon. Maybe you're listening and watching, sinasabi mo, ang excuse mo, ang reason out mo, kaya hindi ka mapagpatawad, Pastor, masakit pa. Pag si Jesus ang tinanong mo, sobrang sakit nun. Pero pinili niya patawarin tayo. Hindi dahilan, hindi basihan ng pagpapatawad ang emosyon. Ito ay isang desisyon na kailangan nating gawin na sundin ang sinasabi ng Panginoon na ang kalooban niya ang masunod at hindi ang ating kalooban. It is the Jesus way right now. It will help you right now kung paano ba magpapatawad. Sige, Pastor, magdidesisyon na ako, pero tulungan mo pa ako. Unang-una, you realize how weak we are. Ikaw, ako, nangangailangan din tayo ng pagpapatawad. Gaya ng habag. Kailangan natin ng habag. Tama po ba? Sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa taon na ito, masasaktan natin ang ibang tao. Hindi man natin sinasadya, maaaring makasakit tayo ng ibang tao. We will make mistakes. Kailangan mo ba ng pagpapatawad? Kailangan natin. So why not right now make a decision to forgive completely? And ano kailangan mo gawin para paano ka makakapagpatawad? Pastor, sa mensahe ng Panginoon sa akin, yes, I'm now forgiving, but how? Una, dali mo yan sa Diyos. Lord, itong tao na ito, magdidesisyon po ako na patawarin siya. Unang-una, by the power of the Holy Spirit, bigyan niyo po ako ng puso na nakakaunawa kung paano mo pinatawad. Kasi mga kapatid, sa sarili natin, hindi natin kakayanin. Kung ikaw lang magdedesisyon para patawarin yung tao, hindi mo kaya. Pero kapag nariyan ang Espiritu ng Diyos, we have the Holy Spirit in our hearts, in our life, tutulungan kanya kung paano patawarin itong tao na ito. And alam niyo, when we choose to forgive that person, hindi mo na po dapat alalahanin pa yung mga nangyari nung nakaraan. Huwag mo nang alalahanin yung mga salitang sinabi niya sa iyo. Ipaon mo na yung salibot. Pastor, pumapasok ulit. Kapag nandyan yung tao na yan, ang sasakit ng mga sinabi, hindi po yun mawawala. Kung lagi mo alalahanin. Pero unti-unti siyang mahuhugasan. Unti-unti siyang mabubura sa utak mo, sa isipan mo, yung alaala na yun. Kung huhugasan mo siya ng tubig, ng salita ng Diyos, na ituturo ka niya, babalik ka sa krus. Babalik ka sa krus. Hugasan mo ang iyong isipan ng dugo ng Panginoong Hesukristo kung paano niyang binura yung kasalanan mo. Kaya rin burahin ng Lord sa isipan mo yung kasalanan ng tao na yon. Amen? Kailangan natin bumalik sa krus. Kasi ang totoo niyan, mga kapatid, yung kasalanan natin pinatawad kapag tinanong mo ang Diyos
Hindi niya na yun iniisip, hindi na aalalahanin pa. Sabi ng Panginoon, I will remember their sins no more. Itatapon ko sa kailaliman ng dagat. Ganun magpatawad ang Panginoon. When God forgives, He forgets. And can you imagine a God who is almighty, all-powerful, nalalaman niya ang lahat. Alam niya, iniisip mo ngayon, bago mo palang sabihin, sabi sa Luke, yung buhok natin, bilang niya, yung mga pangalan ng mga stars, holo niya yon, billions of that stars, trillions of that stars, nakapangalan yon, kilala yon ng Diyos, who is sovereign and who is powerful, and then nakalimutan niya na yung kasalanan ko. Wow! Hindi na alalahanin pa. Balik lang tayo sa langit. Pag tumingin ka sa langit, no, pagdating natin doon si Jesus, Lord, yung ba parang nakayuko ka, Lord, patawarin niyo po ako. Salamat po, dinala niyo po ako sa langit, Lord. Tapos sabi mo, Lord, naalala niyo ba yung ginawa ko, Lord? Kung alam ni Lord lahat ng ginawa mo, inalala niya. Hindi magiging maganda yung langit para sa'yo. Eto yung mga kasalanan mo. Nilista ko dito sa langit, oh, pagdudusahan mo yan. Ganun ba yung Diyos natin pag nagpatawad? Can you imagine that? Kung si Lord lagi niya inaalala yung mga kasalanan natin. Kung si Lord lagi nakalista yung mga kasalanan natin na tinubos na ng dugo ni Kristo, binayaran na, kung nakalista pa din yon, pagdating natin sa langit, nakuyari tayo. Pero hindi. Napakaganda ng langit para sa iyo, para sa akin. Kasi yung listahan ng mga kasalanan natin doon, napakalinis. Walang nakasulat na kasalanan. Alam mo kung bakit? Binura na ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen! Binura na ng Panginoon at hindi na aalalahanin pa. Pastor, sa dami ng ginawa ko simula nung pagkabatang nangupit ako sa nanay ko, sa tatay ko. Simula nung mga kalukuhan ko sa eskwelahan, nung naging elementary, high school, college. Eh lalo na Lord, ang dami kong kasalanan. Tapos naging Christian ka, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas. Dilinis ka sa iyong kasalanan. Wow! Sabi ni Lord, pinatawad ng lahat na. Binura ng lahat. Isn't that, we are that happy person. A happy person who is forgiven by the Lord. At kung ganun yung pagkaunawa mo sa forgiveness ng Panginoon, million-million utang natin, di natin kayang bayaran, binura. And then, itong kapitbahay mo, 500 ang utang. Papakulong mo ba? Ika, sasakalin mo pa? Yung kapatid mo na gumawa sa iyo ng masama. Na siniraan ka sa Facebook kung ano-ano pinagagawa sa iyo ng mga best friend mo na tinawag mong kaibigan tapos binitray ka. Papatulan mo pa? Sabi ng Panginoon, forgive as Christ has forgiven us. Gusto ni Lord maging malaya ka na kapatid. And when we choose to forgive, ang unang lumalaya sa sakit, sa dusa, emotionally, mentally, tayo. Gusto ng Lord na ikaw ay gumaling. Ayaw ni Lord na paulit-ulit mong saktan ang iyong sarili. Kaya ngayon kapatid, inyong gabi, choose to forgive. Napakaiksi ng buhay para mabuhay ka with bitterness and anger in your life. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon. You can be happy, you can be healed, and you can be set free when you choose to forgive. Manalangin tayo, mga kapatid. Gusto sa atas ng bawat heads. Panginoon, salamat po sa pangunawa, karunungan at kaalaman. Help us to forgive. Pero hindi namin mai-release ito, Panginoon, kung hindi pa namin tunay na naranasan ang iyong pagpapatawad. Kami po yung mayroong utang milyon-milyon. Ang aming kasalanan, hindi namin kayang bayaran. Dapat kaming hatulan, parusahan. Pero Lord, salamat sapagkat ngayong oras na ito, magmamakaawa kami sa iyo. Magpapakumbaba at hihingi ng kapatawaran. Lalapit kami sa iyo ngayon. Kung ikaw yung tao na yung sinasabi mo, I want to experience the forgiveness of God. I want to forgive this person. Kailangan mo munang unang-unang makatanggap ng pagpapatawad ng Diyos.
manalangin ka, kapatid, kung ikaw yun. There's bitterness, anger in your heart. God can help you to forgive. Kung gagawin mo siyang hari ng iyong buhay. Sabayan mo lang, mga kapatid, kung ikaw yun. Galing sa puso. Maging totoo yun. Huwag mo nang pansinin yung mga kasama mo. It's about you and God right now. Sabihin mo sa panalangin na ito. Sabayan mo ako. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Hindi ko kayang bayaran ang aking kasalanan. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Linisin mo po ako ng iyong tuloy. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw po ang maghari sa akin. Salamat po sa kapangyarihan ng pag-ibig. Tulungan mo akong magpatawad. Tinatanggap ko po ang iyong pagmamahal, pagtanggap, at ang banal na Espiritu. Mabubuhay ako tulad mo, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Ngayong oras na ito, magdidesisyon ako na patawarin ang taong ito. Sabi mo yung pangalan ng tao na yun. Sabi mo sa kanya, pinapatawad na kita. Salamat po, Panginoon. Pagalingin mo po ang aking puso. Burahin ang mga hindi magagandang pangyayari sa aking isip. Linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Tinatanggap ko po ang iyong kapatawaran, buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. If you pray that prayer with us, lahat ng kasalanan mo, lahat ng mga ginawa natin mula nung tayo nabuhay dito hanggang ngayon, kanina lang gumawa ka ng kasalanan, kung nanalangin ka kasabay natin, nilinis na ng banal na dugo ni Jesucristo ang iyong kasalanan. Nilinis na tayo sa harapan ng Diyos. Matuwid na. At ngayon, Pastor, eh nasa mundo pa ako, baka makagawa pa ako ng mali, tama? Pero may tulong. Yung tulong ay ang banal na Espiritu. Sasabihin niya sa iyo mga dapat mong maging buhay. Tutulungan ka niya para tayo mabuhay ng banal at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kailangan mo ng salita ng Panginoon bilang spiritual na gatas na magpapalakas sa iyo. Ito magiging liwanag, gabay ng buhay mo para hindi ka maligaw. At hindi ka na babalik sa dati mong buhay sapagkat binago ka na at patuloy ka binabago na. Amen. Kapatid, kung sumabay ka sa prayer, pinatawad mo na yung tao na yon, huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Ibaon mo na yung salimot. And right now, pinagaling ka na ng Panginoon. Emotionally, mentally, physically, spiritually, God has set us free. Malaya ka na. At patuloy, pag bumabalik na naman yung sakit, hingin mo sa Lord ang kagalingan. At patuloy uli. Kung gawin niya uli yun, patuloy pa rin tayong magpatawad. Ilang beses man, let us forgive. And let us forgive. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord, for your forgiveness. Tapos na tayo in 5 minutes, pero bago tayo mag-end, let's pray for one another. Congratulations sa mga kapatid natin pinatawad ng Panginoon. Binalaya ka na. Huwag mo nang bihagin muli ang iyong sarili sa iyong nakaraan. Magpatuloy ka sa takbuhin na nasa iyong kanan. Let's close eyes and bow heads one more time in our prayer. Panginoon, maraming salamat. Kung sino po ang pinalaya mo ay malaya na nga. Lord, malaya na po kami sa mga nangyaring sa nakaraan. Sapagkat ikaw ay Diyos na may magandang plano sa hinaharap. At Lord, habang kami nabubuhay ngayon, tulungan mo kami na mabuhay para sa iyo. Lord, binubura na ng banal mong dugo sa aming isipan ang mga hindi magagandang pangyayari. Hindi na namin aalalahanin pa ang mga nangyari ng unang panahon. Nililimot na namin ngayon at narito ang bagong simula.
Salamat po sa tulong ng Espiritu. At kung may mga pagkakataon na kami man ay masaktan muli dahil sa mga tao, Lord, it's not our emotions, but we will make a decision again to forgive. Kasi araw-araw, paulit-ulit, nakakatanggap kami ng kapatawaran mo. Kaya Panginoon, pipiliin po namin ang magpatawad. Hindi sa sarili naming lakas, kundi sa kapangyarihan ng iyong Espiritu at grasya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, ang aming dalangin. Patuloy kang magliwanag sa aming mga kapatid. Everyone listening and watching, Lord, they are choosing to forgive dahil pinatawad mo na sila. Hindi na nila itatanim pa sa kanilang mga puso, Lord. We will not be bitter, we will not be angry anymore. We are releasing ourselves from the prison of unforgiving spirit. Pinapalaya mo na kami. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming ingatan, gabayan sa araw-araw. Lukuban ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo, proteksyon sa aming paglabas. Saan man kami pupunta, Lord, we are protected against the virus. Kahit bagong COVID-19 pa yan, Panginoon, o bagong variant, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ang kapangyarihan mo'y walang hanggan, kaya mo kami ingatan. And Lord, we are receiving your protection, your blood over our lives, our family, our children. Maraming salamat. We declare your word, our inheritance, yung mana namin, na walang sandata laban sa iyong mga anak ang magtatagumpay. Kahit virus ay hindi magtatagumpay. COVID-19 hindi magtatagumpay. Walang sakit ang magtatagumpay. May kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, right now we pray special prayers, Lord God, sa mga tao may sakit. Even right now you are watching in your room because naka-quarantine ka. Nasa facility ka, sinundo ka ng ambulansya sa pangalan ni Jesus. God is touching you right now. Pinapagaling ka ng Panginoon. Mula ulo hanggang talampakan, nililinis ka ng Panginoon. Tanggapin mo ang Espiritu Santo sa iyong buhay. Kagalingan, tanggapin mo. Mula ulo hanggang talampakan, lahat ng cancer, disease, bukol, tumor, inaalis ng Panginoon, binubura na. Susunod na check-up mo, wala nang makikita sa pangalan ni Jesus. We pray for fast recovery sa mga naoperahan. We pray for healing in Jesus' name. Maraming salamat, Lord, by the stripes of our Lord Jesus. Pinagaling mo na kami. Kaya Panginoon, maraming salamat. We're receiving your healing. We're receiving forgiveness and the power to forgive. In the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Lord. Yes, amen. Again, salamat sa Panginoon. I know that you are blessed. Choose to forgive. It's not about what we feel, but how God has forgiven us. Amen. Praise the Lord. Sa mga kingdom partners natin, sa mga givers sa ministry, salamat sa Lord. Sa mga builders sa ministry, thank you. Salamat sa inyong buhay, sa mga nag-share at nagtag ng kanilang mga mahal sa buhay. Thank you, Lord, sa inyong buhay. Sa mga servant leaders, sa mga ministry ng church, salamat sa Lord. Again, we invite you this coming January 24. Ayan, Sunday na ito. Excited na excited kami. Magpuri, magpasalamat sa Panginoon. In-person gathering. Salamat sa Diyos. Don't forget to register sa mga hindi pa nakalista. May mga slots pa tayo. Napakalaki ng lugar na binigay sa atin ng Lord. At patuloy po ang panalangin sa araw na yon. Sabay-sabay kung ikaw ay pinatawad ng Panginoon. Lahat ng tumanggap, sabihin mo, I am a child of the Most High God. I am blessed, I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen, amen. Sigaw mo, power is in you, Messiah, Jesus Christ, King of Kings, and the Lord of all Lords. Again, thank you for joining us on our OPM online prayer meeting live dito sa Jesus County Church, Mondays to Friday, 7 p.m. Ako si Pastor Roban. God bless you. Have a great night. See you again, mga kapatid.